Kumusta mga ka-RC? Ang topic pala natin ngayon ay tungkol dito sa ating RC gas. Ipapakita at ipapaliwanag natin at siyempre kung ano mga accessories ang ginamit natin at nasa magkano ang ating nagastos. At bago pala tayo magsimula, shoutout muna sa aking mga mentor, sa magkapatid na Molinyawe, kay Bro Darren at Bro Dan, at siyempre kay Bro Joshua Mayano. At shoutout na rin sa bumubuo ng Team Waswas. Dito tayo magsisimula dito sa ating bangka. Ang kabuwang sukat ho ng bangka na ito ay 67 inches. Ako na ho ang gumawa nitong bangka na ito. Yan. Ang ginamit kong plywood dito ay 1/4 marine plywood. At wala po akong ginamit na pako para ito ay pagdikit-dikitin. Dinikitan ko lang siya ng glue, super glue, at sinigundahan ko siya ng epoxy. Ayan. Wala na po tayong ginamit na pako dito. Talagang glue lang at saka epoxy ang ginamit nating pandikit. Sa gustong magpagawa ng ganito na RC gas, pwede niyo akong i-PM sa aking FB account. Ako ay nagagawa at nagbebenta ng mga RC gas. Meron din akong mga dito, mga 46 inches na pang electric naman na 3S. Pwede niyo ako i-PM sa aking FB account, Malik Adam Kusain. At pwede niyo rin akong i-follow at subscribe sa dito sa aking YouTube channel at siyempre sa aking TikTok account at saka sa aking FB page. Ayun, tapos na nating ipaliwanag yung tungkol dito sa ating bangka. Dito naman tayo lilipat sa mga accessories na ating ginamit. Ang kailangan pala nito ay may dalawang servo na gagamitin. Ang gamit natin ditong servo ay 25 kg. Ito yung para sa kanyang throttle. At pagdating naman dito sa may bandang likuran, ang ginamit naman natin dito ay 35 kg. Ilalagay na lang natin sa screen kung anong mga brand at kung magkano rin ang bili natin. At ang ginagamit ko pala dito na battery ay ito. Inano kasi natin ito eh. Ito, ilalagay na lang natin sa screen kung anong battery ito. Ibinalot kasi natin para na rin sa waterproof. Tapos, ito rin yung ating ginamit na hélice. Shoutout nga kay Broda na nagbigay nito sa atin. Ang sukat nito, pag bibili kayo sa ano, ay 78 mm. At ito ay converted na. Bali, ito ay naituno na ni Broda para sa 29cc. Ito, tubli-do ito. Tapos ito yung ating ginamit na timon. Bali, itong ating ginamit na timon ay sariling gawa ko ng huyan. Pina-welding ko lang. Ang sukat pala niyan, para may idea kayo, ang kanyang haba ay 15 cm o 6 inches. Tapos ang kanyang lapad ay 4.5 cm. Tapos itong gamit natin sa dito, ay in order na lang din natin ito sa Shopee, ilalagay na lang din natin sa screen. Tapos may mga ganito tayong ginamit para nailalaknig dyan at hindi na natin kailangan ikawel. Pwede natin i-adjust atras abante. Tapos pagdating naman dito sa yon, yung receiver nga na gamit natin, ang gamit lang natin ay Dambu RC. Ito. Kung anong ginagamit ko sa aking electric, ayun na rin ang ginamit ko ditong transmitter at saka receiver. At ang gamit pala natin ditong shop ay 1/4 is na stainless. Tayo po ay naka-hard shop. Hindi tayo nakagamit ng flexible dahil kapos nga tayo sa budget. Ito, tinanggal na natin yung nut para may paliwanag sa inyo ng maayos. Bali, kung napapansin nyo, ito ay hindi ko ito pinatrade. Ito, bumili lang ako ng nut na isang set. Tapos winilding ko dito para may dugtong. At huwag kayong mag-alala, ito ay walang problema kung hindi man disalign o kung disalign man o hindi maayos ang pagkaka-align itong dugtong. Kasi ganito ang ginawa natin, no?
itong mismong ating LC ay nakapatong talaga sa ating shop. Ayan. Meron siyang ano, hindi siya umabot dun sa mismong dugtungan, kaya kahit may disalign dito ay walang problema. Naglalagay lang tayo dito ng nut at saka lak-lak ito para naitutulak pa rin yung kanyang LC. Yan ang ating ginawa. Kaya medyo nakatipid tayo dito sa ating gamit na shop. Tapos bumili lang din tayo sa Shopee nitong gamit nating ito, pang stopper. Pero hindi po tayo nag-aalala, kahit ang gamit natin na hard shop ay gawa nitong, mayroon tayo nitong ganitong ano, mga rubber. Hindi ko lang alam kung anong tawag dito. Bali, kasama ito dun sa binilan nating mountain sa makina. Mamaya ipapaliwanag natin. Ipakita ko muna sa inyo itong ginawang ating ano, kung tawagin natin ay angel bar. Ito ay stainless, kaya hindi ito kakalawangin. Ayan yung ginawa nating convert. Bali, naglagay lang tayo ng apat na tornilyo dyan na nakakapit dito sa ating kahoy. Ayan. Tapos binutasan natin para may lagay siya. Kaya bali, ito ay kumbaga tatawagin natin na naka-double ano siya. Double bracket o mounting ba? Bago pala natin ilagay yung makina, ay paliwanag muna natin itong ating gas tank. Bali, ito ay bigay din lang sa atin ni Bro Dom. Salamat talaga, Bro, dahil napakaganda nitong binigay mo sa akin. Kinonvert na lang din natin. Ayan, dati ay wala itong butas. Ang suggest nga sa atin ng nila Bro Dan at Bro Darren at Bro Joshua, mas maganda kung may butas ito para nakakahigop ng hangin. Kaya kinonvert lang natin, binutasan natin para meron siyang higop ng hangin. Ayan ang kanyang itsura sa loob. Pwede naman kayong mag-convert, dahil dati ang gamit nating tanke ay ginawa lang din natin, DIY lang. Ayun na may lagay. Ito yung ating ginamit. Basta ito, bali tatlo ang butas nga niyan itong ginagamit nating dating gas tank. Yung isa papasok at pabalik, at saka siyempre dun sa tulad nga nito na may higop siya ng para sa hangin. At ipapakita na natin kung paano ikabit itong ating makina. Tanggalin muna natin ito para hindi matakpan sa video. Ito pala yung ating ginagamit na makina sa ating bangka. Ito ay kasabay nung papintura natin kay Bro Dan, ang ating bangka ay pinapintura na rin natin ito. Sa stack nito ay purong itim siya, itong kanyang mga taklog. Ito ang kanyang pangalan. Ang nakasulat ay Ropon Power 29cc. Pero kung magigitan nyo dito sa may likuran, ayan, huwag ko kung nagigita sa camera, may nakasulat na Ruban. Ito nga pala yung sinasabi ko rin na bracket na ating ginamit. Kasama ito dun sa yung rubber na magigita nyo mamaya na nilagay natin dun sa isa nating mounting bracket. Ito siya. Yan. Kaya ito, may kinonvert din dito si Bro Darins na kanyang ginawa kung paano naikabit ito sa ating makina. Ang kinaganda pala nitong ginagamit natin ay mayroon tayong clutch. Ito, kaya kung mapapansin nyo dun sa ating mga video, para lang siyang, kung tawagin natin, katulad lang din sa ating mga electric na pwede nating patakbuhin tapos patigilin. Hindi kasi, kapag wala kasi nito ay tuloy-tuloy ang ating takbo. Hindi tulad nito na pwede nating iminor sa laot at sure bull na hindi tayo mamamatayan sa laot, kahit ito ay magkaroon ng pulupot. Bali, sa ibang topic na natin hindi papaliwanag, ito nga lang ipapakita lang natin ng ating makina at bracket at clutch na ginamit natin. Ayan. Ipakita na natin kung paano natin kinakabit sa ating bangka. Ang una ko munang ginagawa ay nilalagay ko muna dito
itong ating mountain at luluwagan natin itong ating tornilyo. Ang kinaganda kasi nitong bracket natin sa bandang unahan ay ganyan siya at bandang likuran ay ganyan. Talagang maglalak sa ating bangka ng mayos. Sa pagkakabit pala nito ay mas maganda kung unahin dito sa may bandang likuran. Atras na natin itong ating ano. Dito sa may bandang likuran bago dito sa may bandang unahan. Ayan. Yun, ikabit na natin. Medyo sikipan natin ang ating tornilyo. So, gagamit lang tayo nitong ating open. 10mm na ang ating ginagamit. Ayun, tapos na nating ikabit itong ating makina dito sa ating bangka. Ayan ang kanyang itsura. Meron tayong mga rubber na nakakonekta sa ating dalawang bracket. Kaya walang problema kung kahit ang gamit natin ay hard shock. Dahil yung kanyang vibrate ay inaabsorb naman itong mga ito. Itong apat na goma na ito. Kaya sa tagal naman natin nagtitesting ay hindi naman tayo nagkakaroon ng problema. Wala namang naluwag dito sa ating mga tornilyo. Kaya okay siya, goods. Pasok tong bracket na ito, talagang maganda. Kahit ang gamit natin ay hard jack, hindi tayo nagkakaproblema sa takbo. At dito pala sa kanyang carb, meron siyang kaon-kaon na ganyan. Para sa hindi siya mapasukan ng tubig. May nilalagay lang tayo dyan din na mga pang-cover natin. Ito ilalagay din natin para makita nyo. Ito yung ating cover. Una muna natin ilagay itong sa may bandang unahan. Yan ang ating cover. At ito namang taklob natin sa may bandang taas. Ayan ang kanyang naging itsura. Yun. Bali, ngayon, hindi tayo mag-aalala kung mapasukan ito ng tubig dahil kahit pa paano naman ay sa lahat ng testing natin ay hindi naman tayo namamatayan sa laot o namamatayan dahil napasukan ng tubig dahil meron nga tayong ditong cover. Kaya ang design ng ating gilid ng bangka ay may nakausli tayong ganyan para dun sa ating carb. Medyo dikit kasi itong ating itong kanyang velocity. Tanggalin natin to para makita. Kaya ang itsura sa labas ay ganyan. May nakaano tayo dito usli na box-box. Iginaya lang din natin sa mga formula na bangka. Ganyan ang itsura ng kanyang gilid. Tapos pagdating naman dito sa ating throttle, meron tayo ditong ginagamit na ito. Hindi na tayo gumamit ng cable. Naka-hard na ano din ang ginamit natin na 2mm. Ganyan lang siya. Hindi nang kinaganda dito sa nabili nating bracket dahil meron talaga siyang phase to 1 para dito sa throttle konektado sa ating servo. Yan ang kanyang itsura. At yun ang ating mga ginamit na accessories dito sa ating RC Gas. Kita-kits nga pala sa part 2 dahil gagawa natin ang hiwalay na video itong ating ginagamit na makina. Palike and subscribe naman at shoutout sa iyo.